Laking tuwa ng Filipino community sa California nang mahalal sa pwesto ang PhilAm na si Rob Bonta bilang Attorney General ng State. Na-project na ng mga media outlets na matatalo ng Democrat na si Bonta si Nathan Hochman ng Republican Party. Kasalukuyang hawak ni Bonta ang pwestong Attorney General matapos ma-appoint ni Governor Gavin Newsom noong 2021 at naging unang PhilAm na maluklok sa isa sa pinakamataas na pwesto sa California. Nakiselebrate si Bonta kasama ang asawa niyang si Mia, ang kanyang staff at supporters sa isang watch party sa gabi ng 2022 U.S. midterm elections. I did my work in full view of the people of California for a year and a half, and they said, we want to send you back for a full four-year term. And what's possible to get done over 4 years is incredible. Sa maikling panahon, nagsilbi si Bonta sa DOJ ng California. Hindi lang Asian hate crimes ang tinutukan niya, kundi ang marami pang ibang mga importanteng issues. Aminado si Bonta na marami pa silang kailangan gawin bilang head ng DOJ ng state. We're going to continue our work to keep communities safe from gun violence. We're going to continue our work to create more affordable housing throughout the state of California. We're going to continue our work to hold corporations accountable when they put poison in our air or in our water, when they hurt our kids and when they cheat our families. So there's a lot more to do, and of course, first and foremost, we're going to protect our rights and our freedoms. At laking pasalamat din niya sa Filipino community na patuloy na sumusuporta sa kanya. Time and time again, you've showed up and showed out. You've supported me, believed in me, inspired me to fight harder and work harder and do more, and believed in me that I could be in these positions. So, you know, the Filipino community is my base, my foundation. So, what I want to say is thank you from the bottom of my heart. Panalo din ang asawa ni Bonta na si Mia bilang representative ng District 18 sa State Assembly na siyang pwestong hawak ni Bonta bago siya ma-appoint bilang Attorney General. TJ Manotok, ABS-CBN News.